Okay, morning guys. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Mga kasiyasat worldwide. This time, dito naman tayo sa talakayang pampolitika. No, actually, magla-live sana tayo. Pero alanganin yung sitwasyon, kaya i-vlog na lang natin. Gusto ko lang i-din yung nauna kong panawagan sa aking vlog na aprobahan na itong DDR o Department of Disaster Resilience na nakabinbin dyan sa Senado. No, actually, pumasa na to sa ilang reading. At sa huli nating follow-up sa ating mga tropa sa media ay tila ito naiipit at hindi binibigyan ng panahon, no? In spite na nasertifikahan ito ng ating Pangulo as urgent bill. Okay, so kasi nakita nyo naman ngayon yung mga dinaanan nating disasters and calamities na sobrang dami. No, gaya ngayon, nakita nyo naman yung impact ng bagyong Ulysses, no? Buong Luzon. Grabe. No, unlike yung mga nagdaan na kung Bicol lang, pero ito ngayon buong Luzon. Kaya nahirapan yung mga ano natin, responders natin, pero nakita naman natin na grabe ang hirap nila at siyempre yung action ng ating mga responders ay talaga namang hindi nating matatawaran, no? Talagang lahat nagtulong-tulong, the armed forces, the PNP, DPWH, no? Talagang at yung mga iba pa, no? Mga iba pang ahensya talagang nagtulong-tulong. Nakita naman natin yung response na in spite of lacking of equipment sa mga LGO, talaga namang yung mga responders natin talaga namang ginawa kung lahat yung kanilang makakaya, no? Actually, tayo ngay nalulungkot dahil may mga nalagasan tayo ng mga responders. Nakita naman natin yung taga Bifar sa Cagayan, yung mga taga DPWH dyan sa Binggit ba yun o Ifugao na nabiktima ng landslide habang nagkakandak ng clearing operation. So sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa at tayo ay sumasaludo sa mga responders na ito, no? At syempre sa lahat ng ating responders mula Cagayan Valley, mula Catanduanes to Cagayan Valley. So nakita natin, no, sa laki ng tinamo natin kay Ulysses, hindi na tinag, no, yung ating mga responders. Talagang wala akong masabi. Nakikita naman natin, no, hindi na natin kailangang ipakita pa. Nandyan lahat yan, nakapost sa social media. At saka syempre, nakareport sa mga mainstream media. So tayo ay sumasaludo. So yun nga, yung disaster, Department of Disaster Resilience, kasi nabanggit natin na mayroon tatlong ano yan, no? Ang mga siwa nga dyan, yung OCD, Office of the Civil Defense, umbrella niya yung DND of course, at saka may mga ano yan, committee, membro ng committee mula sa PAGASA, DOST, DSWD, and so on and so forth. Kaya napakaganda itong programa na ito, itong bill na ito, Kaya dapat gawin na itong batas. No, kasi ang maganda kasi sa DDR, yung unang konsepto nito ay syempre yung preparation, yun, no, kagaya ngayon, yun yung medyo naanuhan natin ngayon, no? Pagdating pa lang sa equipment, kulang talaga. No, syempre walang pundo. Syempre kahit sabihin natin may pundo diyan sa LGO,
Siyempre, ang LGU naman kasi may mga prioritize yan na pinupunduhan, di ba? So, yun ang kailangan kasi kung magkaroon kasi talaga ng isang departamento o ahensya na tututok, siyempre yung preparasyon matututukan natin. No, yung mga operational requirement, yan ang importante, yung mga equipment na kakailanganin. No? And then, yung ano ngayon, yung disaster response and relief operations, nakita naman natin ngayon, wala tayong ano, no, in spite na sabihin natin, may mga bumabatikos pa rin na something nakulang, pero nakita naman natin kung paano nag-respond din ang gobyerno. Talagang mabilis at saka talagang na-maximize lahat yung mga available resources. No? So, wala tayong ano doon. Ang problema pa kasi dito, ang isang magiging ano natin sa ngayon ay pagkatapos nito. Diba? Kaya nga yung DDR kasi, yung pangatlong ano nun, stage nun, scope, ay yung recovery program. No? Maganda kasi guys, kung yung recovery program ay iisa rin yung mga ngasiwa. No, hindi yung kanya-kanya o nai-involve pa yung LGU dyan. Yun yung maganda, yung recovery and building forward better. Yun yung pangatlo na ano ng DDR. Ngayon yung aabangan natin kung paano mag-recover ang gobyerno, ang bawat LGU na nabiktima ng bagyo. So kailangan yun yung kagaya ngayon, yung na-encounter natin ngayon, di ba, sa preparation, nagsisisihan, ngayon nagtuturoan, nung binuksan yung magat, nagbukas ng approximately, nung narinig ko kasi yun, magbubukas ng approximate, magpapakawala ng tubig na approximately 3,000 cubic. So, napakarami yun. So, yun nga, binuksan nga nila yung pitong gates. At sinasabi ngayon ng pamunuan na nakipag-coordinate naman sila sa ano, Pag-asa. No? Eh, sinabi naman ng DILG na dapat pati dapat ang coordination pati indis doon sa NDRRMC. No, kaya may pagpupulong nga yata ngayon na gagawin ni sina Retired General Bisaya at Retired General Anyo, DILG at NIA. No, so yun yung ano, kaya kailangan talaga magkaroon ng ano, magiging batas na yung DDR para may iisang point man. Lahat na yon, siya na yung coordinating council, lahat-lahat. Sa preparation, kasi napaka-importante rin kasi yung preparation, no, para ma-anticipate yung mga ganyan, di ba? Yan. Nakita naman natin na yung mga hindi nababahang lugar, talaga naman sadyang binaha, no? So, hindi na-anticipate yon. Yun yung pan, kaya kailangan talaga may tututok dyan. No, kaya tamang-tama yung DDR, tatlong scope ngayon, na high time na talagang dapat isa batas na, no? Sana naman maantig yung ano ng mga nandyan sa Senado, maantig yung mga puso at gawan ng paraan, kasi ang problema kasi sa DDR, mawawala sa eksena yung NDRRMC, yung provincial at saka yung lokal, no? In short, mawawala yan sa LGU. Pero kagaya ng sinabi natin, tama ngayon eh, tama na mawala sa LGU kasi yung relief and operations kasi nababalot yan ng politika eh. Na, alam naman natin na sa mga nagdaang ano, may mga reklamo, may mga na-edikomenta pa dyan na ipinapakita na pinolitika, no, at ginagamit ito para pasunurin yung mga hindi dapat susunod sa kanila, no? Yun yung problema. Kaya maganda na magkaroon na talaga ng isang departamento, no? Pero nasabi naman natin na kung magkakaroon ng ano nga yung DDR, magiging batas, kasama pa rin naman yan yung DOST na nangangasiwa sa Pag-asa.
yung DPWH, yung DSWD. Parang magkakaroon lang siya ng committee, pero at least meron ng department na hahawak. Yun yung ano doon, para matugunan ng mas mahusay yung mga problema sa mga kalamidad na ganito. Kasi napaka-importante yung preparation. May nabasa nga ako doon eh, na critic ng ating Pangulo, na so far okay siya doon sa response. Kasi nakita man natin eh, no, ito opposition, ito na ano, opposition na tunay, no? Kasi hindi niya binatikos eh, okay siya. Although nagsabi nga siya na ano ba yung mga programa na preparasyon na dapat gawin ng gobyerno para ito ay hindi na maulit, no? Yun nga yung ano, first stage o scope ng DDR, na i-identify yung mga kailangan, no? Yan, kagaya yan sa issue ng pagpapalikas. Kasi ang sabi naman ng LGU, lahat na abisuan pero matitigas ang ulo, di ba? O ayaw sumunod, di ba? May mga nagpaiwan. Siyempre kung may departamento kasing mga ngasiwa dyan, mawawala yung LGU, magiging ano na lang siya. Of course, hindi naman mawawala totally ang LGU kasi kasama pa rin naman sila dyan sa ano, sa on ground. Sila yung mas nakakaalam eh. Pero at least kasi, meron ng sangay o ahensya na nagmamando. At ang maganda dito, alam na natin kung pumalpak yung ano, sila na yung sisisihin natin. Hindi yung kagaya ngayon na nagbabatuhan. Nagbabatuhan ng sisi. Diba, nauungkat na yung mga illegal logging, yung mga kalbong bundok, and so on and so forth, no, na ginagawa ng rason. Pero siyempre, yun nga, kulang tayo sa kwan, no. Maganda yung ano natin ngayon, nakita natin ngayong mga hakbang na ginawa ng national at LGU para doon sa response at ng yun nga, lahat ng mga nagdaang kalamidad. Pero iba talaga kung mayroong departamentong mga ngasiwa. Para doon na tayo lahat. Doon na tayo lahat mag-focus. Wala nang ano, definitely, eh, siyempre magkakaroon ng ano yan, malaking budget yan. Pero ganun din lang naman yan eh. Kasi yung mga budget na nakalaan sa LGUs, yun din lang naman yung iipunin eh. Diba? Kasi may budget naman yung LGUs eh, para doon dyan sa disaster response na yan. Dialisin ang mga yon at doon ilalagay kung budget ang kinakailangan. Pero siyempre yun yung pinaka-importante sa lahat, no? Napakahalaga ang ating kaligtasan, safety and health. Yan ang before others. Yan ang kailangan i-priority ng ano. Kaya dapat yung DDR na yan, tayo ay nananawagang muli na ipasa na para magiging batas. Para meron talagang departamento na tututok sa mga ganitong problema. No? Huwag nang patumpik-tumpik pa. Kung nakabinbin man yan, kasi may nabasa akong article na may mga senador nga na parang ayaw bigyan ng ano. Pero anyway, wala na tayo doon. Ang sa atin, ipasana kailangan natin ang Department of Disaster Resilience. Yan, kailangan natin yan para sa mamamayang Pilipino, para yung mga ganitong kalamidad, disaster ay maagapan. Yun yung importante, maagapan, ma-contain, at saka yun nga yung last phase, yung recovery program, no? Kagaya ngayon yung Yolanda, hanggang ngayon hindi na nga natin alam kung anong nangyari, no? Napakahalaga yun eh, paano ba nakapag-recover yung Tacloban after the ano,
disaster. No, hindi na nga natin alam eh. Na, so kung may DDR, at least na malalaman natin kung ano na yung mga accomplishment, kung ano na yung ginawa nila, kung paano ibangon yung nasabing lungsod. Okay? So, yun lang guys. Siningit natin, no? Anyway, magsisingit-singit lang tayo ng mga talakayang pangpolitika. Kung may mga issues na medyo sa tingin natin ay ano, mahalaga, kailangan pag-usapan. Okay? So, yun lang guys. Maraming salamat. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat.